Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Meron tayong update regarding pa rin sa minomonitor natin na si Tropical Depression Domeng sa loob ng Philippine Area of Responsibility. As of 4 in the morning, ay huling namataan si Domeng 950 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Nananatiling medyo malakas at 55 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso naman hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos naman ito pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility itong si Severe Tropical Storm. So mas lumakas pa po itong si formerly Kaloy na with international name na Chaba. Huli itong namataan 625 kilometers sa kanluran naman ng Central Luzon. May taglay ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso hanggang 115 kilometers per hour. Inaasahan po sa susunod na dalawang araw ay patungo ito sa southern portion of China. Itong si Chaba at si Domeng ay nag-enhance pa rin po ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at western Visayas. Ito naman yung pinakahuling track nitong si Tropical Depression Domeng. As of 2 in the morning ay nasa silangan nito, more than 900 kilometers east of extreme northern Luzon. At mamayang hapon, nasa around 910 kilometers away naman from Batanes. Bukas ng madaling araw or Saturday early morning, nasa 895 kilometers ito east-northeast of extreme northern Luzon at patungo pa rin north-northwest hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng hapon ng Sabado or bukas ng hapon, nasa around 865 kilometers hilagang silangan ng Batanes. So kung mapapansin po natin, wala tayong landfall scenario or hindi naman nakikitang didikit or magla-landfall itong si Bagyong Domeng. Wala po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. Inuulit natin sa susunod po na tatlong araw, generally, hilagang kanluran ng general movement nitong si Tropical Depression Domeng at mananatiling malayo sa ating kalupaan, so wala pong direct effect. Maring lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng tanghali. Inaasahan namang lalakas bilang tropical storm or may katamtamang lakas na bagyo sa susunod na 12 oras or maring mamayang umaga hanggang tanghali. And then inaasahan po yung peak intensity nito by tomorrow at around 85 kilometers per hour. Para naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Luzon, generally ay meron tayong maulap na kalangitan at may mga pag-uulan pa rin, dulot po yan ng habagat or southwest monsoon. Monsoon rains tayo sa apat na probinsya pa rin po, Palawan, Occidental Mindoro at Zambales and Bataan provinces. So asahan pa rin po yung pabugsubusong malakas na mga pag-uulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha or landslides. Possible din po tayong magtaas ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Sa ilang bahagi pa ng Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone at natitirang bahagi ng Mimaropa, asahan pa rin po ngayong araw ang maulap na kalangitan at sasamahan pa ito ng kalat-kalat ng mga pag-uulan, light to moderate rains, lumalakas kapag mayroon mga thunderstorms. Kaya pinag-iingat pa rin natin sila sa posibleng baha or landslides. Ito po ay dahil sa habagat. At sa mga hindi natin nabanggit na lugar sa Luzon, particularly ang Cagayan Valley and Bicol Region, ngayong umaga asahan ang maulap na kalangitan but throughout the day, bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan, may chance na ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms, bahagyang epekto na rin po ng habagat. Sa ating mga kababayan sa Visayas, pinaka-apektado ng southwest monsoon ang western portion, kabilang na ang Banay Island, Guimaras, and Negros Occidental. Meron po mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms din dahil sa habagat, kaya't mag-ingat sa posibleng baha or landslides. Dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas, at gayon din sa Zamboanga Peninsula, umaga pa lamang po asahan ay maulap na kalangitan. And throughout the day, may times naman na nagpapakita si Haring Araw, mataas muli ang tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o saglit na pagkidlat pagkulog. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, generally fair weather conditions naman tayo. Wala pong inaasahang epekto from the low pressure area or even itong si Bagyong Domeng or even habagat. At asahan po yung mainit at maalinsangan na tanghali in other areas such as Davao hanggang 32 degrees Celsius.
Mataas muli ang chance na mga pulupulong pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Meron po tayong gale warning at mas maraming lugar pa yung nagkaroon ng matataas na mga pag-alon. Asahan nyo hanggang 4.5 meters o isa't kalahating palapag na gusali na taas ng mga alon sa kanlurang baybayin ng Palawan, kanlurang baybayin po ng Occidental Mindoro kabilang ng Lubang Island, gayon din sa baybayin po ng Zambales, Bataan, Pangasinan at sa mga probinsya din po ng Ilocos Sur at La Union. Kaya pinag-iingat natin yung ating mga malalaking sasakyang pandagat, yung mga mangingisda po, pagbabawalan na po kayong pumalaot at maging mga small sea vessels. In other areas po sa may Northern Luzon, hanggang 4 na metro ang taas sa mga alon at sa natitirang baybayin ng ating bansa, dito po sa may silangang parte ng Central and Southern Luzon, Visayas and Mindanao, hanggang 2 metro. Para sa magigintayan ng panahon for Metro Manila, by tomorrow, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon. Epekto po yan ng habagat or southwest monsoon. Magdala rin po ng payong kung lalabas ng bahay dahil possible din yung mga kalat-kalat na ulan, lalo na sa hapon hanggang gabi. Then pagsapit ng Linggo at Lunes, mas bubuti ng panahon. Yun nga lang po, magiging mainit at maalinsangan muli, lalo na sa tanghali at posible pa rin ang mga localized thunderstorms sa hapon. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, this weekend asahan pa rin po ang maulang panahon. Epekto po yan ng southwest monsoon or habaga. So may kalakasan pa rin po yung mga pag-ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. So mag-ingat po sa mga landslides. For Monday, asahan naman yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. Hindi kainitan, 16 to 23 degrees at possible lang yung mga saglit na mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po, for Bicol Region, bubuti na yung panahon, wala nang direct effect from any weather systems or weather disturbances. Meron lamang mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms as early as morning. Hindi naman po ito kalakasan. At sa tanghali, asahan yung mainit na temperatura hanggang 33 degrees Celsius. Sa atong mga kaigsoonan din ha at mga mamamasyal din po sa Metro Cebu, asahan din ang generally maaraw na umaga at sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius na temperatura. Sa hapon hanggang sa gabi, bahagyang maulap hanggang sa kuminsan ay maulap na kalangitan at meron lamang mga pulupulong pag-ulan. At panghuli sa atong mga kaigsoonan din ha sa Metro Davao, hanggang July 4, asahan pa rin po ang maaraw na umaga. So ideal pa rin po na magsampay at maglaba. Pero make sure po pagsapit ng hapon ay pakibantayan na lamang po dahil possible tayong magkaroon ng mga pulupulong pag-uulan. Si Haring Araw ay sisikat 5:31 ng umaga at lulubog muli 6:29 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center na PAGASA. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa magandang solusyon.